Hi guys, andito po ako sa grocery. Ayan po ang binili ko. Bawang. Panglinis sa mukha. Ayan po, inaalis na nila yung 2 meters apart na nakadikit sa floor. Total, hindi naman sinusunod, diba? Wala ko pa bango. Wood floor cleaner pala. Ang ganda kasi ng packaging. Hanap tayo ng mga reduced price. Medyo mahal pa kasi po maaga pa. Wala pa yung mga gulay, oh. Hi guys! Nasa bahay na po kami. Ako lang pala. Kasi si Granddad nagtuloy dun sa garage. Meron siyang konting aayusin dun sa kanyang bike. Laki ng mukha ko. At mamaya uuwi siya. Mag-aayos siya. At pupunta sila ng kanyang kaibigan doon sa bike club na naman. Mahinala na ako, nagiging mahinala na ako eh. Pero lalaki naman si Granddad, lalaking lalaki. Charot. Ito po, ako ay nagugutom. Siya po ay kumain na. Ito lang po yung kinain niya. Yung bread pudding na ginawa ko. Kasi po yung kalahati nilagay ko sa freezer. Nung naubos na, kinuha ko ulit sa freezer. At ayan po. 12 noon na po. Meron akong niluto na munggo na may malunggay. Yung nabili ko dun sa Filipino store. Kainin natin.
So ilalagay ko muna yung mga damit ni Granda dito sa washing machine. Ayoko po kasi na siyang naglalaban. Kasi po, ang dami-dami niyang maglagay ng laundry soap and fabric conditioner. Parang gusto niya mabango, malambot. Pero hindi naman ako kuha yung sa ganun eh. Ayan po. Kung maglagay po ako ng fabric conditioner, kung ano yung suggestion na nakalagay dito. Concentrate naman po ito, di ba? Ayan po, gagawa muna ako ng cocoa drink. Yung bigay ni Lucy. Swiss Miss Marshmallow Hot Cocoa Mix. Ayan guys, kain po tayo. Ginisang munggo na may hipon at malunggay. Garlic fried rice. Ayan po. Kumakain ako ng rice. Konti-konti lang. At sweet spicy tuyo na bigay ni Mylene. Yung nagbigay sa akin ng ensaymada. Ito ang kapartner. Hindi masamang dilaan. Ayan po, lapit kayo. Ayan. Konting rice. At ginisang munggo. Naglalaway na ako. Ayan po, kain po tayo. Diba ka, partner? Parang nasa Pinas. Pepper. Kumusta naman yung Valentine's nyo? Siguro may magtatanong dyan. May nangyari ba, Mami Che?
Wala pa. Hindi niya kinain yung balot eh. Hindi ko naman siya mapipilit, di ba? Hindi talaga sila sanay kumain ng mga exotic foods. Okay lang yun. At least na-try niya. Sarap, grabe. Sobrang sarap. Perfect. Kakainin ko sana yung isang mangga, kaya lang busog na ako. Kaya grounded na lang. Ito pong isa, hilaw pa. Guys, hindi ba bumili ko ng gulaman sa Filipino store? Iba-ibang kulay. So, tatry ko pong gumawa ng cathedral window gelatin. Pero hindi lahat gagamitin ko. Kalahati lang po ng bawat pakete. Bali sa 1 pack po, 6 cups of water. Pero kung gusto niyo medyo firm, bawasan. So bali ito kalahati, ibig sabihin 3 cups. Pero gusto ko medyo firm, so 2 cups lang na water. Lagyan ng 1 teaspoon sugar. Haluin. Ayan po, mukulo na. Isali na po sa isang lalagyan. Ayan po, mukulo na. Ang green, isalin natin dito. Ayan guys, papatigasin ko lang po. Hindi po siya. Ito po. Ayan po, dito po naglagay ako ng 1.5 cups of water. Ilagay ang colorless gulaman. Maglagay ng isang maliit na lata ng ebap. Kalahating lata ng
condensed milk. Okay na yan. Hindi ko na po lalagyan ng all-purpose cream kasi OA na po. Lagyan ng 4 teaspoon sugar. Okay na yan. Ayaw namin ng matamis. Ito po guys, meron ako nabili sa charity shop. 50 pence lang. So bali, 20 pesos. Ayan po, ilagay na natin. Ilagay ito sa ibabaw. Ayan po, palamigin lang. Ayan guys, matigas na! Matigas na! Tingnan natin kung successful. Baligtarin agad-agad. 1, 2, 3. Wow. Wow na wow. Ayan po. How beautiful. Ayan po, tapos na po ang Cathedral Window Gelatin. At least may pinatigas kaysa wala, diba? Huwag kayong ano dyan.